Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung ano ang oras mo pinapakinggan itong daily devotion na to, ay naway meron kang pinagpalang araw. Sa araw na to, pag-usapan naman natin ang isang interesting topic. Yan ay coming up with a wise decision. Paano nga pa tayo nagka-come up sa isang pinag-isipan o matalinong desisyon? Pero question, how many decisions we make a day? Ano nga kaya? Ginugol ko siya. Ang sabi, it's estimated that the average adult makes more than 35,000 decisions per day. Wow! Dami pala ng ginagawa nating desisyon sa araw-araw. Merong minor, merong major, no? Pero natanong mo na ba na what are some life-changing decisions na pwede mong pagtuunan ng pansin na talagang kailanganin, no? Ang tinatawag na wisdom. Siguro considered biggest decisions na dapat nating pinag-iisipan, gaya ng edidiborsyo mo ba yung asawa mo? Mag-a-adapt ka ba? Halimbawa, magpapakasal ka ba? Mag-a-abroad ka ba o lilipat ka sa ibang state? Magde-desisyon ka bang magkaroon ng sarili mong anak? Bibili ka ba ng bahay o ng kotse o makipag-break up ka sa jowa mo? Mga malalaking desisyon yan. Ano bang tawag, Pastor, sa isang wise person, no? Alam nyo, yung iba, tinatawag silang lore master, chronicler, or sage. Eh, tayo mga Pinoy, may tawag din dyan, tatalino. Pero sa babae naman, ano ang English word na ang ibig sabihin ay wise woman? Minerva. Now, as the name of the goddess entered English in the Old English period, the sense wise woman dates from the late 18th century. Uy, Minerva ang ibig sabihin ng wise woman. Tanong, what steps do you take when you are faced with an important decision? Sabi natin, kailangan maging wise tayo, kagaya ng lore master, sage, chronicler, or Minerva. Pero saan ba ang source ng wisdom? Ano ba mga steps na dapat natin gawin, mga kabangin, para magkamap tayo ng napaka-sound na important decision? Ano nga ba? Una, ang payo ko sa inyo, consult the Word of God. Pangalawa, you seek wise counsel sa mga tao na may wisdom at may resibo na sa buhay. Pangatlo, ask God for confirmation. Pero sa araw na to, pagtuunan natin ng pansin yung una na ating advice. Consult the Word of God. Anong ibig sabihin nito? Minsan daw, pagpagpagpagan mo naman daw yung mga inalikabok mong Biblia at basahin. At kapag ka nakaugalian mo ang pagbabasa ng Biblia, you don't have to say to yourself that you need to consult the Word of God, but automatic yun. Kinukonsulta mo araw-araw ang salita ng Diyos. Sabi sa Psalm 119, verse 105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Sa wika natin, ang sabi, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Kahit isang pusikit na ilaw ay maaring maging isang tanyag na liwanag sa isang lugar na puno ng kadiliman. Ganun po ang salita ng Diyos. Sa madilim nating buhay, pwede siya magbigay liwanag. As we consult the Word of God, we need to consider three things. Una, manalangin tayo. Have a conversation with God.
Pangalawa, seek God's counsel through His Word. At pangatlo, matuto tayong magpasalamat, purihin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Una, manalangin. Magkaroon ka daw ng heart-to-heart conversation with God. Sa pamamagitan ng panalangin, ay nakakasagot ka. Kasi ang pakikipag-usap sa Panginoon ay dialogue, hindi monologue. So you tell things to Him, and then sasagot siya sa pamamagitan, no? Kadalasan, although sa maraming paraan, pero kadalasan, sa pagbabasa mo ng Biblia. So have a conversation with God. Kaya nga sa ating simbahan, madalas natin pinopromote na sumali kayo sa Upper Zoom Prayer Gathering every Wednesday 8 p.m. Dahil doon ay nananalangin tayo at kumakatok sa pintuan ng langit at nakikipag-usap sa Panginoon. Pangalawa, as we consult the Word of God, we need to seek God's counsel through His Word. Yes, we seek counsel, no? God's counsel to people who are wise. Pero wag din natin kalimutan na to seek God's counsel through His Word. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, no, natututo tayo sa mga parables, no, sa Psalms, natututo tayo sa mga kwento ni David, kwento ng mga disciples, kwento ng history ng Israel, kwento ni Moses. Naku, napakadami tayong pwedeng matutunan through His Word at pwedeng mag-serve as God's counsel sa atin. Kaya talagang sa ating simbahan, pinopromote din natin na pakainin mo ang iyong sarili at magbasa ng Biblia. Kaya meron tayong walk through the Bible, no? Ginagawa natin yan dati every Wednesday, ngayon annually, no? Dinidiscuss natin fast cut mula Genesis hanggang Revelation para mahikayat ang mga tao magbasa ng Biblia at saka magkaroon ng overview, ano nga ba ang sinasabi ng bawat libro sa Biblia. Pangatlo, purihin daw ang Diyos sa lahat ng panahon. Praise God, no, in all things, sa lahat ng bagay. No, do not allow the enemy to stop you from praising God. Ang ibig sabihin, as we pray, as we have a conversation with God, as we seek God's counsel through His Word, no, maganda man ang lumalabas sa buhay mo dahil sinagot ka ng Panginoon, tayo dapat ay magpasalamat sa pamamagitan ng pagpuri sa Kanya. Pangit man ang nangyari sa buhay mo, dapat pa rin tayo magpasalamat sapagkat ang Diyos natin ay handang ipakita kung gaano siya kagaling upang baguhin ang pangit sa buhay mo at gawing maganda. Sa araw na to, sana napagbulay-bulayan natin na pwede tayong humingi ng magandang payo mula sa salita ng Diyos. At yun ay pwedeng magsilbi na paraan kung saan tayo pwedeng makarating sa paghahanap natin ng wisdom as we face many challenges, many questions in our lives, na kung saan tayo ay tutulungan ng Panginoon. Sapagkat ang wisdom ay nanggagaling lamang sa Kanya. Tanong sa umaga na to, ikaw, gaano kahalaga sa iyo ang pagbabasa ng Biblia? Do you ask advice from the Bible? Do you consider reading it daily so that it will automatically give you advice kahit hindi ka na mag-advice? Kahit hindi ka na humingi ng advice? Gaano ka-importante sa iyo ang pagpapakain sa iyong sarili, sa iyong buhay spiritual, para rin sa kalusugan mong spiritual? Sa umaga na to, sa tanghali o hapon o gabi, kung kailan mo ang pinapakinggan, panalangin ko nawa na ikaw ay pinagpala sa ating pinag-usapan. Pinagpalang araw sa iyo. God bless you. At kita-kits ulit. Bye.